Mga kapuso, isa sa mga nais bigyang pansin ng mga health institution ay ang dumaraming bilang ng mga ipinapanganak na premature. Ano nga ba ang kondisyong ito at paano aagapan? Para ipaliwanag, makakasama natin ang espesyalistang si Dr. Rachel Perez. Good morning, Dr. Rachel, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Yes po. Dr. Rachel, unang-una, naririnig na ito ng karamihan pero yung iba hindi naman talaga alam yung legit na ibig sabihin. Ano po bang ibig sabihin ng premature baby o premature birthing? Ang prematurity ay yung mga sanggol na pinanganak ng less than 37 weeks age of gestation. So, kumpara doon sa mga full term na nandoon sila sa sinapupunan ng nanay ng 37 to 40 weeks. Okay, so incomplete pa. Hindi pa ganap o buo ang kanilang mga organs. Yes. Alarming ito. Bakit po, Dok? Ito ay alarming dahil ito ay isa sa mga dahilan ng neonatal mortality rate. So, mataas po ang neonatal mortality rate at isa ito sa mga nagpapataas kung bakit marami ang namamatay na premature babies. Sa buong mundo, ito ay 13.4 million na premature ang nadideliver sa isang taon. At ang Pilipinas ay pang-8 sa mga pinakamaraming premature deliveries. Okay. Dito naman sa ating lalawigan, kung ibabase natin sa census ng Region 1 Medical Center, tayo ay may 300 to 500 deliveries kada buwan. At 10 to 15% ng deliveries na yan ay premature. So roughly around 30 to 50 babies ay premature pinapanganak every month. Okay. Dok, balikan ko lang yung explanation nyo. Na some organs ay hindi pa fully developed. Well, in some cases, ito rin yung dahilan kung bakit may mga taong ganon na lumalaki with defects. Pwede pong maging dahilan ng long-term complication yung prematurity. Mm. Tapos, ang isang premature ay dahil sa kanilang balat, ay manipis pa, hindi gaanong develop ang kanilang taba, hindi silang nakaka-thermoregulate, at ang kanilang immune system ay masyadong mababa, kaya ang kanilang sila ay prone sa infection. Tapos, pag masyado silang matagal sa NICU o yung neonatal intensive care unit, pwede silang magkaroon ng komplikasyon, pwedeng maapektuhan ang kanilang growth and development. Ano po yung dahilan, Dok, kung bakit nagkakaroon ng premature baby o premature na panganganak? Okay, so dalawang factor. Yan pwede yung sa bata dahil meron silang congenital infection, congenital problems, or may genetic problems. Sa nanay naman, pwede rin siyang magkaroon ng premature birth dahil sa, halimbawa, may sakit siya. Okay. Halimbawa, kung may infection siya sa matres, meron siyang hypertension o diabetes, o kaya meron siyang pagdurugo sa kanyang matres, o pwede rin kung ang nanay ay masyadong stress, pwede siyang manganak na premature. Wala sa oras. Ano yung mga risk sa nanay kapag ito nga premature yung kanyang pag-deliver? Yung unang-una, kung ang nanay ay may more than one na pinagbubuntis, yung mga twins, multiple pregnancies, pwede silang mas magkaroon ng premature delivery. Yung mga nanay na walang wastong check-up, yung mga nanay na ninigarilyo o kaya umiinom ng alak, yung mga nanay na may sakit na hypertension o diabetes, at yung mga nanay na masyadong bata, yung less than 16 years old, o yung mga nanay na matanda, more than 35 years old, sila yung mga at risk na magkaroon ng premature delivery. Nako, kaya pala yung kinukonsider ang age sa pagbubuntis at panganganak. Okay, kasi risk age na yon kumbaga. Sa mga babies, Dok, na premature, meron din bang risk bukod dun sa nabanggit nyo kanina? Oo, yun yung mga babies, pag infection nga ang pinaka importante diyan. Kung may infection, yun sila at risk sila na pwedeng ipanganak na premature. Okay. Paano maiiwasan ang premature birthing? So, ang dapat alagaan mabuti ang mga buntis. So, kailangan emphasize natin ang maging malusog na pagbubuntis, at saka siyempre, kailangan ng regular na check-up sa kanilang obstetrician. Dok Rachel, ano na lang po ang mensahe natin sa tamang pangangalaga siguro kapag ikaw nasa stage ng pagbubuntis at malapit ng mga anak, at sa mga babies din kung sakali man? Okay, so para sa mga buntis, para maging healthy ang inyong mga anak, kailangan maging
wasto din ang inyong nutrisyon, kailangan ng regular na prenatal check-up. At kung napanganak naman na inyong mga anak na isang premature, huwag kayong mag-alala dahil meron tayong neonatal intensive care unit kung saan merong mga doktor at nurses na pwedeng mag-alaga sa inyong mga baby. Pero hindi namin magagawa ito without your cooperation kasi kailangan din na ipagpatuloy ang pag-alaga sa isang premature na baby sa bahay para sila ay lumaki at mamuhay ng gaya ng ka-age nila na full-term na baby. Okay. Maraming salamat, Doc Rachel, at ingat po kayo palagi. Maraming salamat.